Nagpasaklolo sa dalawang senador ang grupo ng mga magsasaka mula sa La Trinidad, Benguet. Inarereklamo nila ang talamak na smuggling, hoarding at profiteering na pumapatay sa kanilang kabuhayan. Si Daniel Manalasta sa detalye. Hinarap nila Senator Lito Lapid at Benguet Representative Eric Yap ang mga magsasaka at biyahero ng gulay sa La Trinidad. Sa isang konsultasyon na iparating ng mga magsasaka ang kanilang daing, gaya na lang ng smuggling, hoarding at profiteering na siyang pumapatay umano sa kanilang kabuhayan. Dito sinabi ni Lapid na dapat hindi pabayaan ng mga magsasaka dahil sila ang nagbibigay ng pagkain sa sambayanan. Nanawagan si Senator Bongo na tutukan ang tulong na nakalaan para sa overseas Filipino workers na umuwi sa bansa dahil sa girian ng bansang Israel at grupong Hamas. Hiling ng senador ay konkretong sistema para sa job counseling, skills retraining at serbisyo sa mental health para sa OFWs. Dagdag pa ni Senator Bongo na ito ang panahon na kailangan ng mga OFW ang masasandalan dahil nawalan sila ng trabaho at pinagdaan ng trauma. Nanawagan naman si Senator Robin Padilla ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas dahil naiipit dito ang mga bata. Sa panahong ito kung saan isinusulong ng maraming nasyon ang kahalagahan ng mental na kalusugan, labis pong nakakapangamba ang maaaring maging epekto nito sa mga bata, na sa kanilang musmus na kaisipan ay nagaganap po ang mga karumal-dumal na karahasan na ito. Isinusulong naman ni Senator Sherwin Gatchalian na madagdagan ng higit 50 million pesos ang pondo ng TESDA sa susunod na taon. Ito ay para sa accreditation na higit 11,000 na dagdag assessors. Sa kasalukuyan, nasa 7,500 ang assessors ng TESDA na nagbibigay ng certification sa lahat ng mga senior high school graduates at kailangan ng karagdagang 11,000. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.